Alam mo, na hindi ko akalain na sa aking career na ito ay one day makakausap ko, ma-interview ang isang superhero. Pero yun ha. Super MJ. Si Super Mang Jose o sa totoong buhay ay si Mang Jano Gibbs. Hello. Yan, hi. Hi Butch. Hi Ana. Hello. Pero yung katawan ni Butch, mas pang superhero kesa sa akin eh. Taba na yan. Anyway, yung dahil kasama mo naman si Bing Luisaga, kilala mo naman yun, di ba? Slightly. Dahil kasama naman siya sa cast, pwede natin siya isama sa usapan, di ba? Of course, so, of course. Anything for you. Baka naman nasa likod mo lang yan eh. Wala. Ha? Sure ka ha? Okay. Yung bang ano to? Kayo check ko lang. Check ko lang. Tapos ka? Wala, nandyan eh. Wala. Wala ha? Sige. Wala. Sige. Bago ba nag-Dots Entertainment, magkakilala na kayo? Ano? We met there. Nakakilala kami doon na mismo. Doon na mismo? Yan. Siguro naman alam mo, ang first impression niya sa akin ni Bing. Kinakwento niya noon sa akin yan. Ang first impression niya. Napakayabang naman itong Jano Gibbs. Ganun. Kasi hindi niya makuha yung humor ko. Kasi pagdating niya, medyo late siya. Sabi ko, you're being unprofessional. Gumanon ako. Hindi niya alam yun. Oo, nainis siya. Hindi niya alam na ano lang yun. Kasama. Pero, ito ha, baka pwede mong isagot yung para sa kanya. Ano ba naging reaksyon niyo sa pagwapuhan at kagandahan ng isa't isa nang unang nagkakilala kayo? Inayabangan nga eh. Pagwapuhan nga pa nung ko eh. Kahit sabihin mo, mayabang si Jano, guwapo naman. Hindi, ganito yun. Kung sa guwapo, hindi, ang daming mistiso doon at ano eh. I don't consider myself ano. Dinadaan ko lang sa charm at porma yung gandang lalaki ko, kumbaga, at sa humor. Ang totoo nun, naging bridge lang ako for Bing and another That's Entertainment co-star. Naitago mo sa pangalang. Teka, Bing and... Basta mistiso. Ha? Mistiso. Sorry? Mistiso. Bridge lang ako, bridge. Nakalimutan mo yung pangalan, ayaw na lang banggitin. Hindi. Ayaw ko lang banggitin. Basta mistiso. So ako yung tiga-relay ng message kasi mahiyain. Tiga-bigay ng sulat, ganun. Eh, hanggang kami na yung malapit sa talakay. Nabantay sa lakay. Hindi ka naman sinapak ni Mestizo. Hindi naman. Guwapo naman siya, madali naman makahanap yun. So yun, yun ang story namin. Sige. Next natin si Manny Lim kung sino yun, ha? Sige. Teka muna. So apparently, itatanong ko sana kung love at first sight, obviously hindi. Pero ikaw ba may attraction ka agad sa kanya? Ah, of course. Yung joke ko na yon na pag biniro kita ng gano'n na kumbaga, nagpakitang gilas ka agad ako eh. Nagparamdam ka agad ako. Mm-hmm. Eh, ibig sabihin at sobrang attracted ako sa iyo. Ano feeling na ginagawa kang tulay nung Mestizo? Nakaka-guilty. Pero ka pala nun, ha? Oo naman. Nag-sorry naman ako dun sa guy. Okay. Naka-move on na siya. Oo naman. May pamilya na yung tao.
Okay. Teka muna. Kasi, you had an early marriage, no? Hindi ba mahirap? Yes, very. Sa early marriage? Very. I wouldn't recommend it to kids nowadays. Masyado maaga. I was, nung mabuntis si Bing, she was 16. What? I was 17. So that's too early. Sa kids na nanonood ngayon, wag. I wouldn't. Maswerte lang kami. But that we lasted this long. Pero yung mali yun, masyadong maaga yun. So, anong adjustment ang ginawa niyo sa isa't isa? Kaya naman marami kaming pinagdaanan. Siyempre, bata pa ako, so hindi pa, kumbaga, hindi ko pa na-fulfill lahat nung yung pagiging binata ko. Kaya marami akong indiscretions, kung maitatawag niyo. Tama ba yung term ko? Oo, unless, sige, tsaka, enumerate mo na rin. Hindi, di ba? Siyempre, hindi ko pa, kumbaga, hindi ko pa nakukumpleto yung pagiging binata ko. So, kaya marami kaming mga pinagawayan. Hindi pa kami mature. Hindi pa kami mature enough. Much more, may baby na kaagad. Di ba? Eh, di ba, ang babae naman mas mabilis mag-mature sa lalaki yan, di ba? So, yes. I believe so, yeah. The plus side is sa pagkakaroon ng baby na maaga, ngayon, hindi malayo ang agwat namin ng kids namin at kami. Unlike other parents na medyo lolo na ang age nung parents nila eh. Kami hindi masyado malayo nung kids. Barkada lang. Barkada. Oh. You still get to enjoy physical things with them. Okay. Ang naging father-in-law mo eh, the iconic basketball superstar na si Carmelo. Yes. Hindi ba nakaka-intimidate? Kwento ko sa'yo kung gano'ng ka-stricto yun, ha? Di, okay. May show si Bing sa isang club. Mm-hmm. Singer si Bing, you know? Disco. So, kumanta si Bing. Tapos, ang bantay niya, daddy niya. Dumating ako ngayon. Nag-dance floor kami. Nasa dance floor. Walang salita-salita. Binit-bit si Bing dito. Binit-bit ng daddy niya. Alika na. Ganon. Tsaka yung mga kapatid niya, yung si Chito, tsaka si Joey. Hindi ako pinapansin pag ano. Dead ma. Teka. Nabit-bit si Bing dahil ikaw ang kasayaw o dahil ayaw lang talaga nilang kahit sino ay isayaw niya? Kahit sino, I guess. Dahil masyado pang bata. So, takot ka kay Kaliloy Saga? Oo naman. Tsaka kay Chito. Lalo si Chito. Kasi kay Joey, no? Si Joey parang medyo mabait sa akin nun. So ano feeling and mo na? And the sisters. Yung sisters mababait sa akin. Si Princess, tsaka si Teresa. Ano feeling mo na ang mga brother-in-law mo, yung mga higante? Oo nga eh. Wala akong pagmamanahan, Ana. My dad is a little bit taller than me, but he's not that tall. Usually, sabi nila, di ba, namamana mo daw sa grandparents. Mm-hmm. Yung lolo ko na, who is American, si Gibbs. Okay. Si James Gibbs, kasi laki ko lang. Talaga? Oo eh. So, wala talagang, wala akong pagmamanahan. Tapos, si Ferry Vallejo na lola mo naman, hindi rin katangkaran. Ang matangkad si Jerry De Leon, okay. Si Lolo Jerry. Siya ang matangkad. Yes. So, nakakatuwa, no?
my lolo is a national artist, si. Tapos on the other side naman, si Kaloy is the supposedly the I think the greatest basketball player we've had. Oo. Diba? Okay, pero sige, balik tayo kay Ding. Sure kang wala dyan, ha? Wala na. Naalala ko ba yung unang away nyo? Unang away? Bilang mag-asawa. Ah, bilang mag-asawa na? Oo. Hindi, parami ba nung bago kayo nagkitan? Okay lang yon. Hindi naman. Hindi, sige, mag-asawa lang. Mag-asawa. Medyo nahirapan siya dun sa ano. Wala pa kaming savings. We had to live with my folks. Mm-hmm. So that was an adjustment. Siyempre, ang Reyna dun, mami ko eh. Diba? Mami nasa ko ang Reyna dun. Kayo. Yes, nasa Mandaluyong kami. Compound. So that was medyo na it was an adjustment for her, a big adjustment. Matagal kami doon sa Mandaluyong. Well, si ano ba? Pero si Ding ba? I mean, kasi si Manay is kontrabida dito. Si Ding ba friends din sa mga naging ex screen partners mo? Dahil marami ka naman naging dating screen partners, no? Yes, pero not so much kasi magkaiba kami ng circle. Mm-hmm. Most of our friends are well, showbiz friends are from ABS, 'di ba? Dahil doon siya galing eh. Ako naman sa GMA side. So magkaiba yung ano namin, circle of friends. Ikaw ba diyan, no? Meron ding jealous streak? May jealous side ka ba? Hindi masyado. Hindi masyado. Kahit sa ibang naging girlfriend ko. Pag girlfriend ko na, siguro pag hindi mo pag-girlfriend, yun, doon ako selo. Wala ka pang security, di ba? Wala ka pang karapatan magselos, parang gano'n. Yano, gano'n ka ka-funny at home? Kung ano ka ba sa labas yung kami, napapatawa mo kami. Mga simpleng hirit mong ganyan. Ganyan ka sa bahay. Kahit sa mga anak mo, kay Bing, sa dami? Yeah, madalas ako humirit, oo. Pero dito, pag kaming apat lang na kami ng mga anak ko, ako na yung comedian, no? But lahat din, nagpapatawa din eh. Especially my kids. Pero pag nandiyan na ang daddy ko na ang comedian. Baka nagigiveaway ka. Hindi, o talaga? Hindi naman. Mas, actually, kahit sa trabaho, ang daddy ko, ako ang tahimik sa trabaho eh. If you ask my co-stars, suplado yan eh. Kaya ganun ang ano sa akin, ang notion. Ang notion, suplado. Pero actually, parang nahihiya lang akong pag hindi ko pakaklose, nahihiya akong chumika, ganun. Ang daddy ko ang well known for being ano the life of the party sa mga shooting, maingay yun. Eh alam mo naman eh pagka ano, kuan ikaw ano, 'di ba ganun yun eh. Kuha. Pero si Bing ba kasi ikaw yung ang image mo sa public funny. Si Bing ba mataray ang image? Ganun din ba siya sa bahay? Pag alam mo, si... Oo. Kung ano yung ini-imagine nyo pag inis siya, ganun nga. But that is very rare. We all know her as ang mga kaibigan niya, she's the sweetest. Oo naman. Oh, grabe. Sa family niya, kahit siya ang bunso, siya ang tumatay yung ate nila. Kahit siya ang bunso, siya ang takbuhan ng lahat. Sa Loisagas. Pero pag halimbawa mainit ang ulo, ginalit mo, umaabot ba na second floor yung kilay? Oo. Naku.
Hanggang exam. Oo, tiklop na ako nun. Tiklop na ako nun pag gumana nun. Ano yan? Tsaka ano lang, yung konti-konti lang yung sinasabi, yung ano yun? Ganun lang, oh. Ganun. Ano yan? Ganun lang, oh. Iksi lang, oh. Naiksi lang, pero naano ka na nun. Alam mo, dyan, kulang na lang nunan. Pero marunong din siyang matakot sa akin. Ano naman ang line mo pag para matakot siya? Alam, para hindi, alam na niya. Knowing mo, nagalit ka na. Alam, pag medyo nagiging Ronaldo Valdez na ako, alam na niya yun. Sample nga. Magana na ako eh. Pag gumaganya na ako. Alam na niya yun na mainit ang ulo. Hindi niya, kumbaga, hindi kami nagsasabayan. Pag mainit ang ulo ng isa, eh, quiet muna yung isa. Which is good. Sino nagturo sa inyo ng ganong klaseng formula? Nagkatimplahan. Siguro nakita ko sa mommy at daddy ko. Maganda yung chemistry nila eh. So, parang ganun. Pagdating sa pagdidisiplina sa bata, ano ba kayo? Equal parts? O siya yung pinapaharap mo? O ikaw talaga yung last say? Good cop, bad cop kami. Siya yung bad. Siya yung bad cop, syempre. Siyempre, pag, alimbawa, nung medyo bata-bata pa yung mga kids, gusto na mag-date or lalabas, papaalam mo, tatanong sa akin, Pap, sabihin mo naman kay Ma'am, ganun-ganun. Sabihin ko naman, Ma'am, si ano, kawawa naman, payagan mo na, ganun-ganun. Ganun-ganun ang ano namin. Pero, namalo ka ba? Siguro isang, kung meron man isa, dalawang beses. Kasi ganun din ako sa daddy ko. Hindi naman ako nakatikim ng, once or twice nakatikim ako sa daddy ko. So, ganun din ako. Everything I am as a father is a reflection of how my dad was to me. What's a typical day at home sa inyo dyan? Especially nung nandyan ang mga kids? Yung ngayon na lang, mas enjoy ako ngayong malalaki na sila eh. A typical day when I wake up, yung bunso ko at yung dalawang anak ko nagluluto ng breakfast. Si pagdating ng mga tanghali, magbe-bake na si Bing. Alam niyo naman si Bing, magbe-bake na yun. We would go to the movies. We love going to the movies. And ano yung event sa amin yun eh, yung manood ng movie. Tapos sa kotse, pagtatalunan namin, maganda ba? Discussion. Hindi, kasi hindi dapat ganito yung... Ganun yung typical lang na. Ikaw, Ana, so go ahead, Ana. Hindi ako marunong eh. Sadly, hindi. Kumusta mga bagets? Nandiyan sila ngayon. Good. Yes. Actually, kadadating lang nila pareho. One came from Australia. Doon siya nag-pandemic eh. Si Gabby, yung bunso. Tapos si Alisa naman just came from Singapore. Kasi doon naka-base yung fiancé niya. Parang doon na sila naka-base. Oh, hindi pa na-postpone na rin yung wedding, supposedly, dahil sa pandemic. Oo nga eh. We're hoping na matuloy next year. Kasi nakapagbayad na kami doon eh, sa Australia, ng mga restaurant, ng events place. You know. Ready ka na maging lolo? Oo naman. Lolo Jose o Lolo Pedro. Lolo Jose. Bali sa Australia, si Teresa na distant doon. Magkalapit na sila sa Australia o hiwalay? No, si Teresa is still here. Ay, okay. She's still here. Ang nasa Australia, yung si Princess,
At si Joey Loizaga, ang sila ang nasa Australia. So pag nandun kami, dun kami tumitira sa kanila. Pero okay, you've been married mga what? 31 years na ba? Tama ba? Yeah, I guess. I think so, yeah. Parang more pa. Nakapag nag-silver wedding anniversary ba kayo last? May celebration? Maliit lang, di naman, we're not, hindi kami yung magarbo pagdating sa anything. Halimbawa, debut nung anak namin, nag-Boracay with her friends, gano'n. Hindi kami yung lavish party na, we're not that kind of people. Pero, okay. Ano? Hindi, kasi like ngayon, mag-aasawa na yung isa, tapos any moment, pwede na din yung isa. So, papunta na kayo sa emptiness. Mm. Papag-usapan nyo na ba ni Bing yan, yung mga, anong gagawin natin pag wala na yung mga bahay? Oo, napapag-usapan namin yun. Actually, an option that we've always had is to move to Australia. Talaga. Option talaga 'yan. To be honest, nung matagal akong walang work, malaking bahagi 'yun ng plano namin. Parang wala nangyayari dito, doon na lang tayo sa Australia. Pero pumasok na 'yung maraming blessings, so medyo na-hold 'yun. But it's I think hindi na siya question . Mangyayari talaga na later on, we will move to Australia. And give up your still flourishing career here? Pag ano na, later on. Diba, malay mo naman, si Gloria Romero hanggang ngayon rumaraket pa din. Sabagay, totoo. Tsaka daddy mo. daddy ko. Pero, yung mga pinagdaanan nyo ni Bing, ibang klase din. Pero, natin yung matatag no? Andiyan pa rin kayo, diba? Bongga rin. Anong? Nilalaban nyo kasi. Tinadaanan natin to pero lalagpasan natin. Ilang, siguro mga dalawang beses ng halos, ganun na. Pero nilalaban namin either both of us matagal akong out of the kulambo pero chinaga ko yun at unti-unti hindi mo pwedeng i-force . Hindi mo pwedeng ipilit na sige na, sorry na, tama na, hindi naman pwedeng ganun, diba? Kailangan tsatsagain mo at hanggang lumambot ang puso, and siya din commit din naman siya talaga to make this work. Yung bang bakit natatawa ka, Butch? Hindi, yung outside the Colombo ba? Siyempre, hindi wala na naman nagkukulambo ngayon. Ano? So, exactly, what did you mean by outside the Colombo? Meron kaming kabilang unit. So, doon muna ako. Doon. Okay. So, siyempre malungkot doon no, kasi walang food. Hindi, pumupunta naman ako sa kabila pag yan. Okay, para lang kumain. Nagugutom ako. Remonyas lang nila. Kunwari lang sa kabila. Doon pa rin ginagawa lahat sa kabilang bahay. Hindi, tsaka in fairness kay Bing, kahit magkaaway kami or galit siya sa akin, as a family, naman siya, civil naman siya. Hindi naman yung puwera na ako, wala na siyang pakialam. Hindi naman. Civil naman siya sa akin. Ako pa rin ang food. Bigay niya sa daddy niya. kasama pa, halimbawa, lalabas pa rin kami. Ganon, lalabas pa rin kaming apat. Pero, kaya lang, dead ma ako. Ganon. Ang galing. Yeah. At least parang may mga suyuan factor . Di ba nga? Anong klaseng panuluyo ginagawa mo kay Bing?
Siyempre, cliche man, pero siyempre, flowers, ganyan. Pero hindi siya masyado na dadaan sa ganun eh. I've learned. Ano talaga, talagang you have to earn her ano uli. Matagal yung ano muna, civil, tapos friends, usap, hanggang siguro nagpapalamig siya, kumbaga, kailangan hintayin mo yun. Hindi ba inaabot ng taon bago lumamig? Hindi naman, hindi naman. Siguro kaya din nag-work, no? Kasi parang bigla kayo nag-start from scratch, as parang nagliligawan uli. Ang cute lang. Okay, totally naghihiwalay, eh. Talagang ano lang, eh. You're trying to make it work pa din, eh. Yes. Pero, okay. After more than 30 years ng ng marriage, at this point ba of your married life, meron ba kayong gusto pang i-improve sa union yung dalawa? Marami pa. Kasi bilang tao nag-evolve din kami, may mga bagong akong characteristics habang tumatanda. Umiiksi ang pasensya, alam mo na. So madaming kailangan i-improve. Well, anyway, teka muna. Ana, pwedeng ano to? Pag-usapan natin yung movie? Oo naman. Dito na nga ako sa ano eh. Ang segue na nga ako kung sino ang kanyang favorite superhero ng bagets. Lahat ang matatangan dyan eh. Pero, imported ba? Si Ronaldo Valdez, sigurado yun. Hindi, kung sa local, actually, ano ako, well, hindi, sa ano muna tayo, sa Hollywood, I have a picture in my Instagram, nahanap ko eh. Yung kwarto ko, punong-puno ng Sylvester Stallone dito. Oh, okay. Yun. Siya, hanggang ngayon, siya yung ano ko. But dito, locally, kami ng daddy ko ang nag-influence sa akin na fan kasi din siya ni FPJ. So, kasama ako pag nanonood siya ng pelikula ni FPJ. Yan, why do I get this feeling na ano? Parang mas mahal mo si Mang Jose kaysa kay Pedro. Ay, hindi. Hindi, mahal ko si Pedro. Actually, to be honest, I am still, hanggang ngayon, tinatry kong i-convince si Boss Vic to do another one. I understand meron na silang bago yung kay Mateo. Iba kasi yung kay Mateo eh. It's based on their book. Yung kay Mateo is based on the book that Viva published. Hindi, galing sa kanila talaga eh yung book. Parang origin story yata. Ganun. So, but still, kahit na merong Pedro si Mateo, pinipilit ko pa rin si Boss Vic na, Boss, gawa lang ako pa ng isa dahil kita namin, kaya mo ba? Yun ang hiling nila. Well, yeah, itong Mang Jose kasi, ikaw ang mag-originate, di ba? Yes. Oh, kasi yes. Yung Pedro Pinduho kasi, nakailang salin na ba yan mula pa kay Efren Reyes? Senior. Efren Reyes. Yung kay Efren Reyes, si Lolo ko pa ang nag-direct nun. Si Jerry Reyes. Ng Pedro Pinduho niya. And then Ramon Zamora. Tapos ako na. Ako yung third incarnation. Fourth si sa TV na si Matt Evans. Ah, okay. Oo. Teka, ano lang ha, konting game lang to. Kasi ito, si Mang Jose kasi, di ba, isang superpower niya ay humigop ng enerhiya, di ba? Kung ikalawa ba sa cast members, kaninong energy yung gusto mong higupin? Siguro kay ano Gerald Napoles. Kay Gerald Napoles kasi grabe ang ano, grabe energy nung tao na 'yun. Okay.
O, sa mga dati mong kasama sa Dutch Entertainment, ngayon na hindi nung araw, yung estado, considering yung estado ng mga health nila ngayon. Ano yun? Kanino ako hihigop ng yung mga energy? Dutch Entertainment, o. Kabatch ko? Sino mga kabatch ko na ano? Na pwedeng na energetic, na marami akong makukuha ng energy. Si Manny Lin, grabe yung energy niya. Actually, sa mga lalaki siguro si Smokey Manaloto, yan. Jojo Alejar, yan. Hanggang ngayon ba energetic pa rin sila? Parang hindi na. Parang mas energetic pa ako sa kanila. Ang pinaka naging energetic dyan, walang iba kundi si Kuya. Oo naman. Hindi, since nabanggit mo na rin, Ana, banggitin ko lang yung Yorme na I play Kuya Germs in the movie. I was so thrilled and so honored na nung in-offer sa akin yung role. Sabi niya, Jano, ikaw si Kuya, pwede bang ikaw lumabas sa Kuya Germs? Ako, sabi ko. It would be my pleasure and honor. Kasi, syempre, mahal ko yung parang tatay-tatayan ko yan. So I wanted to play him as respectfully as I could. Kuha mo nga eh. Bagay sa'yo yung sequin, ano? Sequin costumes niya. Kaya lang, pinag-ahit nila. Kailangan ako mag-ahit. Yun ang hate na hate ko talaga. Pero hindi, kasi nga, physically, medyo magkalayo. Ano? Pero knowing you, dahil malayo. Nagagaya mo naman si Ronaldo Valdez at saka si Bing Loizaga. So, I can imagine, nakuha mo. Hindi ko naman siya ginaya literally. Ano lang, yung demeanor. Yung demeanor niya, gusto ko ipakita sa tao. Kasi sa totoo, tahimik lang naman si Kuya Germ. Serious naman yan, di ba? On cam lang siya yung hello ganyan, pero sa totoo is subtle naman. Teka muna, so ang mga costume mo dun, paano kaya sa kanila? Konti lang naman ang scenes ko, but I have two very nice production numbers as Kuya Germs. Isang song and dance, tapos isang ballad na medyo dramatic, ganun. Ang costume, naglalagay ako ng chan, syempre, nilalagyan nila ako ng unan sa loob ng damit. Sa mga sing-sing. Sa mga makikintab. Yes. Meron yung production, pero may dala din ako, just in case. Okay. Nabanggit mo na rin lang si Yorme. Okay. Sa mga ano ngayon, sa mga presidential aspirants kayo, kaninong energy ang sa tingin mo gusto mong higupin? Ano na to? Kasi kung ako, tatanungin mo. Ako dito lang. Kaya pakyaw. Kasi, di ba? Grabe energy eh, no? Pero grabe ikaw, energy. Political ano to? Wala namang political na connotation itong tanong ko. Yung gusto mo na yung personal mo. Preference ko. Honestly, dalawa yung iniisip ko na preference ko as of now, ha? Kasi ang iniintay ko talaga yung debate. Malaking bagay sa akin yung debates eh. Iba-iba na yun eh. Lalabas na dun yung tunay na ano, but for now ang medyo napupusoan ko si Senator Ping at si Lenny. Si Ma'am Lenny. Silang dalawa yun. Energy lang yan, energy lang. Kasi ako, yung pakyaw ko, energy lang din yun. Not necessarily kung ano isusulat ko sa balota. Ako hindi, preference ko na yun. Hindi. As of now. But I'm waiting for the debates. Energy. Okay. Sa energy siguro si Yorme.
ako. Okay. Ibang energy ni Yorme. Mas masipag, masipag talaga. Napapahigop mo, Butch. Ha? Ubus ka na ng ipapahigop? Si, di ba doon sa press con, sabi ni Bing, nung nalaman niya na may gantong project, sabi niya, oy, pwede bang sumali dyan? Not knowing na nakaplano naman pala talaga sa'yo na silang dalawa ni Mane. Hindi pa niya alam noon. Yes, hindi pa niya alam. Siyempre, nahihiya din ako nung una na magsabi. Pero naisip ko, perfect pa. Eh. Oo, oh, kailan pa. Kailan pa. Maganda yung, maganda yung project. And perfect for them, perfect sa amin tatlo, kasi hindi naman, it's not a romantic, wala kami ditong triangle or ano. So, tama lang for us. Kaya nga, hindi mo ginawang wife dito si Mane. Maganda eh, kasi magkapalit naman sila ni Bing. Usually, si Bing ang magpe-play nung, di ba, sa Enteng Kabisote, siya yung si, ano, Satana. So, si Manili naman yon, tapos si Bing naman yung sweetie-sweetie comedy mother. Ganun. Ikaw mismo kumausap kay Mane. Yes, of course, kinausap siya ng Viva after. But I convinced, before Viva, kinuwento ko na sa kanya naman, meron akong ganito, sana ikaw ang kontrabida, ganun-ganun. Ako gusto ko talaga yung ganung formula. Kasi parang ako, isa sa mga factory at ba't ako nakong curious panoorin. Parang how it will work. Yun ang inaabangan ko talaga din. Diba? Okay, as Mang Jose, kung parehong in danger si Bing at saka si Mane, sino ang una mong ililigtas? Pareho na uhulog siya magkahiwalay. Outside the Colombo, ikaw din. Siyempre, siyempre, Bing Loizaga. Kahit magalit na sa akin si Manilin, Bing Loizaga una kong sasagipin. Nanay ng mga anak ko yun eh, syempre. Parang sinave ko na rin yung mga anak ko. Ayaw matulog doon sa kabilang unit. Alamok doon. Kahigo energy. Ano pa bang powers ni Mang Jose? Pwede bang i-discuss yun? Sample? Hindi hinihigop yun. Iniipon ko yung mga suntok nila. Tapos pagka, kaya na, may yung suit ko, yun ang iniipon niya yung power ko. Tapos sasabihin niya, pag puno na yung energy ko, meron akong one punch na malakas. Natalsik lahat. Ganun. Okay, kung sa panahon ngayon, nag-i-exist si Mang Jose, magkano ang charge? Magkano ka mag-charge? Kasi meron akong sa unang eksena may sinave akong isang tindahan, karinderya. Ang siningil ko sa kanya, 30,000. Mahal? Mahal. Oo, kasi tatlo yung kalabang ko. Depende kasi sa ano yan eh. Tatlo yung kalabang ko na magagaling, mga martial artist. So, more work for me. Mas in danger yung buhay ko, mas mahal din yung bayad. Hindi mo pwede yung ano na lang, pakain na lang, kahit araw-araw ko doon ng halian. Meron, payag naman. Ang manager ko kasi dito, si Gerald Napoles. Okay. May mga terms and conditions naman eh. Pwede daw GCash, money transfer, may installment, ganun. Nakakatawa yung Teka muna, meron ba siyang si Gerald ba may peg sa mga manager natin dito? Hindi ko alam. Sino ginamit niya? Ang cute talaga ng concept eh, no? Actually.
ano to, this is all Project 8 projects nila Dan Villegas and Tonet Hadaone. And direct Rain Brizuela. So, talagang brainchild nila to even before. No, when I went in, may mga dinagdag na lang ako na elements. Anyway. Knowing you na mataba din ang utak, I'm sure marami kang idinagdag kay Mang Jose. Yes, yes. Bakit hindi mo, joke lang to. Wala kang weapon na magic bumbilya. Parang kay dolphin, ah. Hindi, yun ang ipinasa eh. Sa'yo na ipinasa, di ba? Yung title. nako. Since nabanggit mo, pangarap ko yan. Like, di ba si Coco Martin, ginagawa niya lahat nung ginagawa ni FPJ, nire-revive niya. Yan ang pangarap ko na i-revive yung mga ginawa naman ni Dolphy. Ay, umpisahan mo na. Eh, syempre, kaya lang, nandyan yung mga anak niya. Si Epi is a great actor. He can do it also. Hindi naman ako kamag-anak, pero pangarap ko yun. Pangarap ko yun. Omeng Satanasya, yan. Di ba? Oo. Pacifica Falayfay, ano ba yung nanalo siya ng award? Yung With Menyo Mulak? Oh, drama na yun eh. Wanted. Oo. Oh, kaya naman ni Jana mag-drama eh. Pero sayang yung ano, sayang yung comic talent. Yun, sa isa sa mga pangarap ko yun, to revive all his hits. Sino ba sa mga anak ang may hawak ng mga rights? I think si Eric ang I think si Eric has the rights to everything. Bongga yan. Cute niyan. Sana maayos niyo. Trivia lang ah. Si Dolphy ang nag-discover sa daddy ko. Naglalaro ba ng badminton noon? Hindi. Nag-audition ang daddy ko for him eh, for Dolphy. Tapos? Nag-audition siya for a movie. Ano, sorry? Parang gusto yata na ni Mang Dolphy, magpagupit muna ang daddy mo bago iharap. Hindi, dinala ang daddy ko kay Dolphy. Naghahanap sila ng leading man ni Susan Roses. Ewan ko kung anong movie yun na kasama si Dolphy ang producer. So, hinarapan daddy ko, medyo hindi masyado nag-ayos ang daddy ko. So, tinanggihan siya. Tapos, binalik siya uli na medyo ayos na. Yan ang gusto ko. Parang nakalimutan yata ni Dolphy na tinanggihan na niya yung daddy ko. At siya ang nagbigay ng apelyido na Valdez. Kasi Gibbs kami, di ba? Si Dolphy ang nagbigay ng Valdez. Yun. Interesting. Ang galing yung Valdez kaya? Hindi ko alam. Tapos, to connect me, ang very first movie ko, ang introducing Jano Gibbs, was with Dolphy. Kalabog and Bosho Strike Again. Yeah, doon ako. Yun ang unang pelikula ko. Ako, umpisahan mo na yan, Janot. Napakaraming movie noon. Game na. Pero bago yan, inukahan mo muna ang ating mga viewers sa iyong Mang Jose. Yes, sa lahat po ng sumusubaybay sa Pika-Pika. Sana po suportahan niyo yung movie namin. It's a binuhusan namin to ng pagmamahal at kumbaga dugot pawis ang binigay namin dito. We love this project so much. And it shows, pag pinanood niyo, makikita niyo na ay
enjoy sila sa paggawa nito. Kumbaga, ginalingan. Pag napanood nila yung pelikula, makikita, sasabihin ng tao na, ginalingan nila. Yun ang best description. Ginalingan ng lahat. At sana, next year, mapanood uli namin si Mang Jose in another version. At sa susunod pang taon, sana maging ano to, di ba? One of those franchises. Sana franchise, yes. Franchise. Hopefully. Umuli, paano ma-access si Mang Jose? Ano na? Tatawa. Paano ma-access si Mang Jose ngayon? Paano ma-access si Mang Jose? Kung hindi nyo makontak si Gerald na Pole, so subscribe kayo sa Viva Max. Wow. Yan. 149, actually kahit 49 pesos, ma-access mo na ng one day si Mang Jose. Yeah. Yung 149 for a month, pwede mo siyang i-access. Yes. O siya, kita-kita tayo sa Mang Thank Jose Viva Max. Thank you, Jano. Thank you. Bihira akong gagamit dito, pero more power. Yeah, anyway, salamat. Thank you. Thank you, Butch. Thank you, Anna. Thank you.